really. Yo mga par, kamusta? Ang matinding alibay ni Canelo Alvarez at Manny Pacquiao bumida. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So sa naging press ko nga po ng dalawang undisputed champion sa pagitan ni Saul Canelo Alvarez at Charlo para sa bakbakan nila na gaganapin sa September 30 sa Las Vegas. Eh hindi nga po nakaligtas ang Mexican superstar sa mga mainit na tanong sa kanya ng mga boxing media patungkol sa potential na super fight na laban nito kontra sa kanyang mandatory challenger na si David Benavides. At isa nga mga idol sa tanong kay Canelo na tila napikon siya. Eh kung bakit hanggang sa ngayon hindi niya pa rin pinagbibigyan si Benavides ng isang laban. Sa gayon wala naman balakid na labanan niya ang kapwa Mexicano. At isa pa mga idol, halos 2 years na naging mandatory contender sa Benavides sa WBC title ni Canelo. Kung saan mga idol, brutal na sinagot ni Canelo na ganyan naman daw talaga lahat ng mga boxing fans. Meron talagang criticize sa kanya kahit anong mangyari. Dati daw tinatantad siya ng batikos dahil ayaw daw nito lumaban kay Triple G. Bagamat nang nilabanan daw nito si Golovkin at tinalo niya sa laban, naglabas na naman daw ng ibang pangalan ng kanyang mga haters na kinatatakutan daw ni Canelo kagaya ni Austin Trout at Lara. Pero nang tinalo ulit ito ni Canelo ang mga fighter nito sa bakbakan, si David Benavides na naman daw ang kanilang pinalit. Nagsasawa na daw si Canelo sa ganitong disrespect sa kanyang pangalan dahil kung sakaling talunin niya daw ang mga boxer na sinasabi na siya daw ang dudurog sa kanya, wala pa rin daw siya makukuha ng credit dito. May lalabas daw ulit na bagong pangalan para ipalaban sa kanya. Well, para sa atin mga idol, may point naman si Canelo sa kanyang mga sinabi. Ang problema lang talaga mga idol, bakit ayaw niya labanan si Benavides? Gayon pa man natiwala siya sa kanyang sarili na kaya niya ito durugin sa bakbakan. Hindi naman pwede sabihin ni Canelo na wala siyang mapapala kay David Boy. Dahil kung totoosin mga idol, isa rin itong money fighter sa boxing sports. At 2-time world champion ito sa super middleweight. Nauna pa nga si Benavides na maging kampiyon kay Canelo sa division. Napunta lang sa Mexican superstar ang WBC title dahil binaklas ito kay Benavides. Dahil sumobra ito sa timbang sa naging laban ito dati kay Angulo. Sa kabilang banda naman mga idol, Manny Pacquiao tuloy-tuloy ang pagbida sa mga boxing experts bilang isang greatest fighter. Kung saan mga idol, sa naging interview nga po ni Bernard Osuna na isang boxing experts at reporter ng ESPN, natanong po siya mga idol kung sino ba para sa kanya ang most entertaining fighter sa history ng boxing. At hindi na nga siya ng dalawang isip sa pagpili ng fighter dahil si Manny Pacquiao daw talaga para sa kanyang complete package na masasabi daw natin mga idol na pwede ikumpara sa mga old version kagaya ni Muhammad Ali. Si Pacquiao daw ang isang magandang role model para sa isang boxer dahil walang halong politika ang kanyang kartada. Hindi daw siya namimili ng kalaban kahit matindi mag-trash talk, malakas, mabilis, halimaw, malaki o mahusay na fighter ang kalaban nito. Palagpa rin daw si Boss Manny dito. Basta makapagbigay lang daw ng magandang laban sa mga boxing fans. Kung saan mga idol, hindi naman direktang sinabi ni Bernardo na walang wala si Mayweather sa mga nagawa ni Boss Manny. Eh parang ganito na rin ang kanyang gustong sabihin. Lahat kasi ng mga binigay na compliments nito kay Pacman. Eh lahat wala si Mayweather. Talagang hinihintay lang ni Floyd na maging wala sa hulog ang kalaban. Sa kanya pa lang ito papalagan sa bakbakan. But it's because of who he fought. He didn't make excuses for, I'm not fighting this guy because he's difficult. I'm not fighting this guy because he's a power puncher. I'm not fighting this guy because he's too big. I'm not fighting this guy because he said something bad about me. No. It's like, what's the best fight for me? Let's make